Kwentong ito ay hango sa totoong buhay at karanasan. Kwento ito ni Kuya Kaloy. Nangyari ito taong 2013. Sa isang lugar sa lungsod ng Iloilo. At ito ang kanyang salaysay. Magandang araw, Sir Jax, at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Ako po si Kaloy Rodriguez. Totoo kong pangalan. Ako po ay 33 taong gulang na. Kasalukuyang naninirahan dito sa Bulacan. Pero tubong Iloilo po talaga ako. Mayroong 2 anak. At kasalukuyang nagdadalang tao naman ang aking asawa sa 3 naming anak. Congratulations po, sir. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ang kakaibang karanasan ko sa mga nakasama ko noon sa dati kong trabaho. Nangyari po ito 10 na ang nakakalipas. Kung hindi nyo po kasi may tatanong, ay dati po akong boy / driver. Taong 2010 nang magsimula akong manilbihan sa isang mayamang pamilya sa aming probinsya sa Iloilo. 4-5 taon din ako nanilbihan sa kanila. Sadya kasing mababait at galante ang mga ama kong ito. Sa 5 kasi na naging boy nila ako, ay wala akong nakitang kapintasan sa kanila. Lalo na sa pag-uugali at asal nila. At kung papaano sila makitungo sa mga taong katulad ko. Yung mga taong may hirap, yung mga kasambahay nila. Kaya nga, masabi kong napakaswerte ko talaga sa kanila. Nagsimula po ang kababalaghang nangyari sa aming buhay taong 2013. Noong makatrabaho at makasama namin sa iisang bahay ang bagong katulong na nakuha ng amo naming babae na si Donna at ang bago naming driver na si Tano. Noong mga panahong kasing ito ay medyo nagkakaedad na ang ama ng babae kong amo na itago na lamang natin sa pangalang Sir Ernesto. At ang amo kong babae naman na si Madam Rica. May sakit na rin ang matandang ito at parang ilang buwan na lamang ang itatagal niya sa mundong ito. Idagdag mo pa na buntis din si Madam ng mga oras na ito. Kaya kailangan talaga nito ng may mag-aalaga sa kanilang 2. At ang nakuha nga nilang magiging tagapangalaga nito ay itago na lamang natin sa pangalang Donna. Si Donna, Sir Jax, ay hindi ko maitatlang ding magandang babae. Tahimik at hindi palakibo sa amin noong una. Hindi ka nito kakausapin kung hindi ikaw ang unang makikipag-usap sa kanya. Siguro nga dahil sa nahihiya-hiya pa siya noong mga panahong ito. Kasi bago pa nga lang, diba? Kaya ganun. Hindi na lang namin siya ginulo. Tsaka hindi namin siya masisisi kung bakit siya ganun. Kahit din naman kami nung una eh, nung una kami makapasok sa mansyon nila Madam Rica, ay mahihiyain din kami. Ang tanging tao na kausap lamang ni Donna noon ay si Mang Andres, na ilang buwan pa lang din sa amin noon. Bali, 6 po kaming mga kasambahay at boy sa loob ng bahay na iyon. Ako, si Mang Andres na siyang guard namin at 4 pa lamang na namamasukan sa amin. Si Donna at 2 katulong. Nauwian din naman kasi malapit lang sila sa bahay. At ang isang driver na si Mang Isko. Lumipas ang mga araw, linggo at ilang buwan. Ay dito na nagkaroon ng konting pagbabago kay Donna. Madalas na itong magsalita at kinakausap na rin kami nito. Nakikipagbiroan na din siya sa amin. At marunong nang sumakay sa mga trip namin. Minsan nga ay pinagluto pa kami nito ng pagkain. Dahil hindi ko talaga may tatangging masarap din siyang magluto. Ang tanging bagay lamang na pinagtataka namin ng mga panahong ito. Eh kahit kailan,
hindi siya nagsalita o nagkwento sa kung anong meron siya. Kung ano at sino ang pamilya niya. Saan siya nakatira at kung ano ang nakaraan niya. Wala Sir Jax. Iyon lang ang bagay na hindi nabago sa kanya. Masyado siyang malihim. Masyadong malihim ang babaeng ito. Sa tuwing tatanungin naman namin siya tungkol doon, ay mabilis lamang itong aalis o di kaya ay babaguhin niya agad ang paksa ng aming pag-uusap. Isang buwan pa ang nakalipas. Matapos na dumating si Donna, ay isang bagong driver naman ang nakuha ni Madam Rica. Nag-resign na kasi si Mang Isko, yung dating driver namin. Kailangan pa naman nila ng isang driver para sa magiging service ng kanilang mga anak sa tuwing papasok at uuwi ang mga ito galing sa school. Kaya wala talagang pagpipilian si Ma'am, kundi ang kumuha ng bagong driver. Hindi naman kasi ako pwede na maging driver ng mga anak nila kasi ako ang driver ni Ma'am kung may mga emergency na kailangan lakarin. At itago na lamang po natin ang pangalan ng bagong driver na ito sa pangalang Tano. Sa unang tingin at kilatis ko pa lamang sa bagong driver nila Ma'am, ay wala na akong tiwala sa asta, sa kilos at sa paraan ito ng pananalita Sir Jax. Malaking tao ito na may kaitiman ng balat. Medyo pango ang ilong at may kulay ang buhok, yung kulay ginto. Kaya sa unang tingin pa lang ay mapagkakamalan mo nang hindi ito gagawa ng tama. Parang yung taong kayang-kayang gumawa ng isang gulo at krimen. Ganun yung vibes niya. Kung pamilyar kayo sa pakiramdam na parang sa unang tingin pa lang sa isang tao ay parang gagawa na siya ng masama. Ganoon na ganoon yung naramdaman ko kay Tano. Nakakatakot at iiwasan mo talaga siya. Idagdag mo pa ang katawan nitong tad-tad ng tattoo sa buong katawan. Masyadong maangas at mahangin si Tano. Hindi ko alam pero baka sa ganung paraan siya lumaki kaya hindi ko rin siya masisisi. Hindi ito palakibo. Seryoso at malalim kong makatingin. Magsasalita naman ito kung kakausapin mo. Pero sa buong araw ay nakatitig lamang ito sa kawalan. Ang bagay lang na nakapagtataka ng mga oras na yun ay kahit kailan hindi nagtitinginan sila Donna at Tano. Kahit nga si Mang Andres ay ilag dito. Noong minsan tanongin ko si Donna kung bakit hindi nila pinapansin o kinakausap si Tano, ay ito lamang ang sinabi niya. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa Tano na yun, kuya. Minsan, kapag naiiwan kaming dalawa dito sa bahay, ay nakikita kong malagkit ang tingin sa akin. Napapansin din ng ibang mga kasama ko yun. At paminsan-minsan, isa yung sundan pa ako kahit saan ako magpunta. Kakatakot. Wika ni Donna sa akin na mahahalata mo ang takot sa kanyang mga mukha. Sa mga narinig kong ito, ay lalo lamang akong nainis sa asal ni Tano. Kabago-bago lamang kasi, ay nagpapakita na ng kanyang tunay na ugali. Ewan ko ba kung paano nakuha ni Madam Rica tong lalaking to? Bala ko pa sanang pagsabihan si Tano ng mga oras na iyon ngunit pinigilan na lamang ako ni Donna. Ayaw niya ng gulo. Kaya mabuting sa aming dalawa na lamang ang napag-usapan namin. Ilang linggo pa ang nakalipas Sir Jax. Ay dito na nagkaroon ng mga kakaibang pangyari sa loob ng aming bahay. Sa mga oras na ito, ay nasa 6 na buwan na ang sanggol na dinadala ng amo naming babae. At ang ama naman itong lalaki na si Sir Ernesto ay unti-unti na doon nanghihina sabi ni Donna. Wala na raw itong ganang kumain. At kapag dinadala naman namin sa ospital, ay mas lalong lumalala ang sakit at sitwasyon ng matanda. Sa tuwing sasapit ang 12 ng gabi, ay nakakarinig kami ng kaluskos sa buong paligid. Mga ungol ng aso, ngiyaw ng pusa, at ang kakaibang pakiramdam na para bang may mga nanonood sa iyo.
Lumalansa din ang buong paligid noon, Sir Jax. At nakakaramdam kami ng kakaibang sensasyon sa loob ng bahay. Ito ang nagbibigay ng kakaibang kilabot sa amin. Dahil paano magkakaroon ng ungol ng aso at niyaw ng pusa? Unang-una, wala naman kami mga alagang ganoong hayop. Nangyari ang lahat ng ito matapos na dumating si Tano sa amin. Ayoko mang mag-isip ng masama patungkol sa kanya, ay hindi ko na maiwasan. Habang tumatagal, ay napapansin naming lalo nagiging masama ang kondisyon ni Sir Ernesto. Minsan nga ay sinusugod na naman ito sa ospital, pero wala talagang makita ang doktor na kahit anong mali dito. Nung minsan magkausap ulit kami ni Donna, ako kasi ang naatasang maghatid kay Sir Ernesto sa loob ng ospital noon. E sinabihan ako ni Donna at kinausap. Kuya Kaloy, wala ka bang napapansin kakaiba kay Tano? Tanong nito sa akin. Ha? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Satin-satin lang to, ha? Naniniwala ka ba sa aswang? Naniniwala ako pero 50-50 lang. Kasi panakot sa akin ng mga magulang kaya nung bata pa ako. Pero kahit kailan, hindi pa ako nakakita nun kahit isa eh. Bakit? Bakit mo na itanong? Di ba kasama mo si Tano sa loob ng kwarto? Wala ka bang napapansin sa kanya sa tuwing sasapit ang alas 12 ng gabi? Tanong muli sa akin ni Donna. Napatahimik ako ng mga oras na yun, Sir Jax. Iniisip ko kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni Tano sa loob ng kwarto namin. Sa tuwing kasapit kasi ang gabi, palagi kasi ako makatulog ng maaga, kaya hindi ko na alam ang mga ginagawa niya. Ganito kasi, kuya. Nakikita ko si Tano paminsan-minsan. Kapag alas 12 na ng gabi, lumalabas siya ng kwarto niyo at pinupunta niya ang kwarto ni Madam. Nakatingin lang siya doon. Pagkatapos, ibigla-bigla na lang siya magsasalita mag-isa. Sambit nito sa akin. May mga pagkakataon din na nakikita ko siya sa labas ng bintana ng kwarto ng amo ko, kay Mang Ernesto. Nakatitig siya ng masama sa matanda. Nakakatakot ang mukha niya, kuya. At sa tuwing nandun siya, ay mas lalo nanghihina ang matanda. Bigla na lamang magigising si Sir Ernesto. Tapos magdadaing sa sakit na nararamdaman niya. Dagdag na wika nito sa akin. So, anong ibig mong sabihin? Aswang si Tano? Shhh! Huwag kang maingi, kuya. Baka marinig kanyang pinag-uusapan natin siya. Malakas ang pandinig ng mga katulad nila. Pagpipigil nito sa akin na tapusin ang aking sasabihin. Umalis ito sa kinauupuan namin. Nagtungo sa nurse station at nagsulat. Lumapit muli si Donna sa akin at ipinakita ang nakasulat sa maliit na papel. Ang nakalagay dito ay "Aswang si Tano, Kuya Kaloy." Nagulat ako sa mga isiniwalat sa akin ni Donna. Hindi ako makapaniwala na aswang si Tano. Mas nangamba ako sa buhay ko dahil kasama ko pa naman siya sa kwarto. Matapos ang usapan namin na iyon ni Donna, ay pinigli ko maging maingat sa mga kilos ko. Sinimulan ko rin ang pagisiyasat ko sa bawat galaw ni Tano sa loob ng aming kwarto. Dahil kung totoo nga ang sinasabi ni Donna, ay nasa panganib ang buhay naming lahat na nandoon sa loob ng bahay. Lalong-lalo na ang buntis na si Madam Rica at ang tatay nitong si Sir Ernesto. Para po sa mga hindi nakakaalam, maliban kasi sa buntis, ay isa ding nakakaakit sa pang-amoy at panlasa ng mga aswang ang isang matandang malapit ng mamatay o merong malubhang sakit. Kaya hindi nakapagtataka na gusto ring biktimahin ni Tano si Sir Ernesto. Tama nga si Donna, Sir Jax. Sa tuwing ilalabas ni Donna si Sir Ernesto para paarawan sa may hardin,
ay nakikita kong masama ang titig at tingin ni Tano sa mga ito. Naakala mo ba ipapatay niya sila doon na sa tingin pa lamang? May mga pagkakataon pa na nakikita ko din si Tano na grabe makatitig sa malaking tiyan ni Madam Rica. At tulad nga ng sinabi ni Donna, ay nakikita kong bumubulong-bulong ito na para bang kinakausap niya ang kanyang sarili. Sir Jax, katulad ng nasabi ko kanina, ay magkasama kaming dalawa ni Tano sa isang kwarto. Kaya naman, sinimulan ko na rin ang pagmamatsyag sa kanya sa loob ng aming kwarto. Pilit ko siyang kinaibigan, nang sa gayon ay hindi siya magduda sa akin. Nagtagumpay naman ako, dahil sa palagay ko ay hindi naman siya nagduda sa mga pinapakita ko sa kanya. Makalipas nga ang ilang linggo, ay nalaman ko din ang lahat ng mga galaw at kilos niya. Dito, kapag tuwing sasapit ng alas 12 ng gabi, ay napapansin ko nagigising ito. Lumalabas ito ng kwarto, bit-bit ang isang maliit na bag na hindi ko alam kung ano ang nilalaman. Sa kanyang paglabas, ay makakarinig na naman ako ng mga kakaibang ungol at garalgal sa paligid. Nanggagaling ang mga iyon sa mga hinihinala naming aswang. At palagay ko, si Tano ang may kagagawan noon. Ilang sandali lamang, siguro mga 2 oras ang lilipas, ibabalik rin naman si Tano sa kanyang kahigaan. Ang nakapagtataka lamang kasi Sir Jax, ay sa tuwing babalik ito sa aming kwarto, ay grabe ang pagpapawis nito, na tila ba parang galing sa isang matinding takbuhan. Hingal na hingal at talaga namang pagod. Isang gabi, alas 12 ulit noon, hinantay kong makaalis ulit si Tano sa loob ng aming kwarto. May bala kasi akong tingnan ang mga gamit nito. Ito lang kasi ang oras na nakikita kong hinahayaan niya nakabukas ang lahat ng kanyang gamit. Tuwing umaga kasi, o sa tuwing aalis siya para mag-drive, ay sinisiguro ni Tano na nakalak ang mga gamit niya sa loob ng kanyang aparador. Kaya tichempo ako na kapag nakaalis na siya, ay mabilisan kong titignan ang lahat ng mga gamit niya sa loob. Nang makasigurado ako na wala na siya doon, ay mabilis ako nagtungo sa kanyang aparador. Pagbukas ko noon, ay agad na tumambad sa akin ang ilang mga maliliit na botelya. Naglalaman ito ng mga langis. Sa bawat boteng ito, ay may mga nakalagay na ugat ng puno na hindi ko naman alam kung ano. Sa pinakang sulok ng aparador, ay nakita ko ang isang maliit na libreta na kulay itim. Kinuha ko ito, binuksan, at sinubukan kong intindihin at basahin ang mga nakasulat doon. Pero bigo ako. Ilang sandali lamang, ay nakakarinig na ako ng may bilis na yapak na patungo sa aming kwarto. Agad ako nagtungo sa aking higaan dahil alam kong si Tano na iyon. Nagpanggap ako natutulog. Minulat ko ng konti ang aking mga mata. Naggulat ako sa aking nasaksihan. Dahil nang makita ko si Tano, ay may mga dugo sa kanyang katawan. Agad itong kinuha ang kanyang mga gamit at pinunasan ang sugat sa sarili. Ilang sandali lamang, ay biglang bumukas ng malakas ang pinto namin. Bumunga doon si Mang Andres. Kasama ng mga ito, ang duguan ding si Donna at si Madam Rica. Sabi ni Donna, ay nakita raw niya si Tano na pumasok sa kwarto ni Sir Ernesto. Inamoy-amoy nito ang matanda at akmang kakagati na sana. Pero nagawa lamang daw napigilan ni Donna si Tano nang magising ito dahil sa ingay ng matanda. Tano, hayop ka. Bala kong pang pagtangkaan ang buhay Sir Ernesto. Huwag ka nang magkaila. Huling-huli na kita. Buti na lang at nagawang mag-ingay ni Sir Ernesto. Kung hindi ay, baka nakain mo na siya. Aswang ka. Galit na wika ni Donna.
Huwag kayong maniwala sa sinasabi niyan. Ang totoo niyan, tumigil ka na, Tano. Huling-huli ka na eh. Akala mo ba, hindi namin napapansin ang paraan mo ng pagtitig kay Sir Ernesto at kay Madam Rica. Sa tuwing nakikita mo sila. Isa pa, anong ginagawa mo sa kwarto ni Sir Ernesto? Talagang sinaktan mo pa si Donna, ha? Tanong ni Mang Andres. Tahimik lamang si Madam Rica ng mga oras na ito. Naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Maya-maya lamang ay nakapag-isip na ito ng isang solusyon. At dahil sa sadyang mabait talaga ang amo naming ito, ay pinili na lamang niyang pakawalan at palayasin sa bahay si Tano. Kinabukasan ay usap-usapan naming lahat ang biglaang pag-alis ni Tano at ang lihim nito sa kanyang tunay na pagkatao. Isa nga pala talagang asawang ito. May ilang natuwa sa pagpapaalis ni Madam Rica kay Tano. Lalong-lalo na sila Donna. Pero ako, parang biglang nag-iba yung ihip ng hangin para sa akin. Napapaisip ako kung ano ba ang dahilan ni Tano kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na iyon. At kung saan niya nakuha yung mga sugat kagabi. Dahil kung siya nga ang aswang, hindi ba dapat siya ang magiging yamado sa laban? Pero sa nakita kong sugat sa kanya kagabi, isigurado akong dulot iyon ng isang kalmot at kagat ng isang kakaibang nilalang. Madami nang tumatakbo sa aking isip at utak noon mga panahong yun, Sir Jax. Pero pinili ko na lamang manahimik at hindi magsalita. Binaliwala ko na lamang iyon dahil sa tingin ko ay magiging maayos na rin naman ang lahat. Ngunit, nagkamali pala ako, Sir Jax. Dahil sa pag-alis ni Tano, ay parang naging mas malala ang lahat. Sa tuwing gabi na lamang kasi, ay nakakarinig daw si Madam ng isang ungol at paggalaw sa taas ng kanyang bubong. Minsan, ay nakakakita daw siya ng itim na figura sa kanyang higaan. At hinihimas-himas daw ang kanyang tiyan. May pagkakataon din na napapanaginipan niya ang nilalang na ito at nagwiwika sa kanya ng ilang sandali na lamang at kukunin ko na ang sanggol sa iyong sinapupunan. Pero bago yon, ay kakainin ko muna ang iyong ama. Yan daw ang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang nilalang. Si Sir Ernesto naman ay mas lalong namayat at nanghina. Ayaw naman ito magpadala sa ospital sa hindi malamang dahilan. Nako, sigurado akong si Tano yan ang bubulabog kay Ma'am. Naghihiganti na sa atin yan dahil pinalayas natin dito sa bahay at dahil wala na siya rito. Ay hindi na madali para sa kanya ang makapambiktima. Wika ni Mang Andres, ang isa sa mga guard namin. Kaya nga Manong, kaya magbantay kayong maigi ha. Lalo na sa kwarto ni Madam. Siya na kasi ang pinupuntirya at hindi na si Sir Ernesto. Palibhasa, ay nabigo siya sa matanda kaya yung sanggol naman ng nais niyang kainin. Wika ni Donna. Oo naman, Donna. Akong bahala kay Tano. Wika ni Mang Andres. Noong gabi ding iyon, ay hindi ako makatulog sa aking higaan. Nakatingin lamang ako sa dating higaan ni Tano. Nang mapadako ang aking paningin sa kanyang higaan, sa may ilalim nito, ay may napansin ako. Napansin ko doon ang isang maliit na bag. Mabilis akong napatayo sa aking higaan at kinuha ko sa ilalim ng higaan na yun ang maliit na bag. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yung bag na laging bitbit ni Tano kapag lumalabas siya ng kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang nasabing bag. Napapalunok pa ako ng mga sandaling ito
dahil kinakabahan ako sa mga bagay na maaari kong makita. Pagbukas ko ng bag, ay may nakita akong mga bagay. Bagay na magpapalino ng lahat. Pagsapit ng buwan ng Setyembre, kabuwanan ni Madam Rica nito. Araw ng Biyernes noon, kung hindi ako nagkakamali. Noong umaga, ay abala ang lahat sa paglilinis, pagluluto, at pag-aasikaso ng ilang mga bagay. Ako ay nagmamasid lamang. Pinagmamasdan ko ang mga kasama ko. Lalong-lalo na sa kalagayan ni Sir Ernesto, na ngayon ay hindi na magawa makapagsalita. Ako na rin ang nagbabantay mismo kay Madam Rica. Dahil anumang oras, ay alam kong nasa panganib ang buhay na dinadala niyang sanggol. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Madam ng mga sandaling ito. Naglagay ako ng mga asin at makabuhay sa balkonahe ng kwarto niya. Matapos kong gawin iyon, ay nagtayo ako ng isang baliktad na walis tingting sa may bintana ng balkonahe ni Madam. Pagsapit ng gabi, ay dito na ako nagsimulang kumilos. Hinintay kong mag-alas 12 ng gabi bago ako umalis ng kwarto at nagpunta ng palihim sa may likod ng bahay kung nasaan ang isa pang maliit na gate. Binuksan ko iyon at pinapasok ang isang estranghero na alam kong makakatulong sa akin. At dahil nasa basement lang naman ang kwarto ko, ay doon namin piniling magtago na muna. Hinihintay namin ang tamang oras ng paglabas ng nilalang na parehas na nanggagambala kila Madam at Sir Ernesto. Nang makaamoy kami ng mabaho at malansang amoy sa paligid, ay nagsimula na kaming kumilos. Nag-usa lang kasama ko ng isang salita at hinawakan ako sa balikat. Tara na, Kaloy. Nandyan na sila. Wika ng aking kasama. Maingat naming binabaybay ang pasilyo papunta sa kwarto ni Sir Ernesto. Pagpunta namin sa may harap ng pinto, sa bilang ng tatlo, ay agad naming binuksan ang kwarto. At dito nga bumulaga sa harap ko ang isang nilalang na hindi ko akalaing matagal na nagpapahirap kay Sir. Mayroon itong maiitim, ngunit makintab na balat, dala marahil ng langis na ipinahay nito sa kanyang katawan at balat. Nagsisitayuan ang mga buhok nito sa ulo at naghahabaan ang mga pangil na siyang ikakagat niya sana sa kawawang matanda. Pero nang idako ko ang tingin ko sa liig ng matanda, ay nakita kong dumadaloy na roon ang masaganang dugo. Kaya pala hindi gumaling-galing si Sir Ernesto ay dahil sa unti-unti na itong pinapatay ng nilalang na walang iba kundi si Donna. Tama kayo na narinig, Sir Jax. Si Donna ang matagal lang aswang na nagpapahirap kay Sir Ernesto. Ito din ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita ang matanda. Unti-unti na pala nitong sinisipsip ang enerhiya at lakas na meron ng matanda. Labis ang gulat na rumihistro sa mukha ni Donna na makita niya kami. Isama mo pa. Nakasama ko ng mga oras na iyon ang kanyang mortal na kaaway. Si Tano. Walang hiya ka talaga, Donna. Hindi ka na talaga naawa sa matandang yan. Wika ni Tano. At dahil may hawak na buntot pagi si Tano, ay agad niyang inihampas sa babae ang buntot pagi na iyon. Tumama ito sa hubad niyang katawan, kasabay ng pagsigaw ni Donna. Dahil sa sakit, ay isang pagsigaw din ni Madam Rica ang narinig ko mula sa taas ng kanyang kwarto. Kuya Kaloy, puntahan mo na si Madam Rica sa taas. Tiyak ako nandun ng isa pang aswang. Ang ama na itong si Donna, si Mang Andres, dalian mo. Utos nito sa akin na agad kong sinunod. Dahil inaasahan na talaga namin na ganoon ang gagawin ng mag-amang aswang. Agad kong inakyat ang kwarto ni Madam Rica. At pagkabukas ko sa kanyang kwarto, ay kitang-kita ko sa labas ng kanyang bintana
sa may balkonahe. Nakita ko ang galit na si Mang Andres. Hindi ito makapasok dahil sa asin at makabuhay na nilagay ko sa may bintana. Idagdag mo pa ang nakabaligtad na walis tingting na nakaharang sa bintana. Salamat kay Tano. Dahil siya ang nagsabi sa akin kung paano ko kontrahin ang pagpasok ng nilalang sa bintana ni Madam Rica. Si Madam Rica naman ay agad na tumakbo sa aking likuran. Mang Andres, alam kong ikaw yan. Napakahayop mo. Pati ba naman sila Madam at Sir Ernesto ay tinatalo mo pa? Wala kang utang na loob. Wika ko sa kanya. Ah, Kaloy! Ikaw pala yan. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makapasok dyan, sisiguraduhin kong mapapatay ko kayong tatlo. Wika nito sa akin. Sigurado ka bang kami dapat ang unahin mo? Baka gusto mong puntahan si Donna, yung anak mo. Sigurado akong sa mga oras na ito, paglalamayan na yun bukas dahil kay Tano. Nakita kong nagulat si Mang Andres sa nalaman niya. Sa baba naman, kung saan kasalukuyan ang totoo si Donna at si Tano, ay narinig namin ang sobrang lakas na paghihiyaw at iyak ni Donna. Nang lumabas kami ng kwarto ni Madam, ikitang-kita namin ang ilang mga patak ng dugo sa sahig. Napansin namin ang madaming taga sa katawan ng babae, gayon din sa mukha at hita nito. Pero sa kabila ng sugat na kanyang natamo, inagawa pa din itong makapuslit. Nang makalabas ito at makapunta sa hardin, dito na siya sinalubong ni Mang Andres. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Jax, ay mabilis na kumilos ang mag-ama. Pero sa huli, ay nagawa pa rin ni Tano na patamaan ng isang sibat ang matanda sa bandang dibdib nito. Gayunpaman, ay matagumpay pa din silang nakatakas. Sa loob naman ng bahay, ay narinig naming umiiyak si Madam Rica. Sapagkat, yumaon na pala ang kanyang ama. Nagawa nga naming mailigtas si Madam at ang kanyang anak. Pero bigo kaming mailigtas si Sir Ernesto. Sobrang payat na ni Sir Ernesto, Sir Jax. Madami itong maliliit na kagat sa kanyang katawan na siyang hindi naman namin napansin dahil pilit na itinatago ito ni Donna. Marahil inagtataka kayo kung papaano muling nakapasok sa eksena si Tano. Naalala nyo ba yung bag na kinuha ko sa ilalim ng kanyang higaan? Sa loob ng bag na iyon ay may iniwang sulat si Tano para sa akin. Alam pala niyang minamatsigan ko siya noong mga panahong nagududa ako sa kanyang katauhan. Inilahad niya sa sulat na iyon ang lihim ng mag-ama. Matagal na palang modus ng dalawang ito na mamasukan sa bawat bahay na may matandang malapit ng mamatay o di kaya ay sa mga bahay na mayroong buntis. Sa paraang ito ay nagagawa nila makapangbiktima ng mga inosenteng tao. Matagal na ding tinutugis ng grupo nila Tano ang mag-amang ito dahil nakakailang biktima na rin daw pala ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit noong una pa lamang ay hindi na palagi ang loob nila Donna kay Tano dahil isa pala itong manggagamot at sikat na antingero. Hindi man namin nalaman kung ano ang tunay na kinahinatnan ng mag-ama, ay sigurado si Tano na napatay niya ang mga ito sapagkat ang mga talim ng buntot pagi at itak na ginamit niya kay Donna at ang talim ng sibat na ibinato niya kay Mang Andres ay naglalaman ng sobrang tapang na lason na sigurado siyang agad na ikamamatay ng dalawa sa oras na sumikat na ang araw. Hanggang dito na lamang po, Sir Jax, at maraming salamat sa pagbibigay ng oras na maayos niyo ang kwento kong ito. At sana, katulad ko, ay huwag tayo maging mapanghusga sa mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil baka sila pala mismo
ang maaaring makatulong sa atin. Katulad ni Tano. Muli, maraming maraming salamat po. Ako po si Kaloy ng Bulacan. Hello guys! Kamusta kayo? Happy Holidays! Happy Holidays! Ayan, lapit na ang Pasko, no? Wow! Baka naman, papasko naman sa inyo. Joke lang. Pero kung may magbibigay sa akin ng regalo, eh, bakit ba hindi, diba? Thank you, thank you. Thank you in advance, guys. And joke lang. So ngayon nga, idumako na tayo sa ating shoutout portion. Guys, babasahin ko muna yung mga names nyo kasi ayun, may meron pa akong pasok mamaya eh. Ha? Thank you. So unahin ko na po si Miss Belen Malbas, ang kauna-unahang nag-comment sa ating upload kahapon na ang tindahan sa daungan. Actually, compilation lang siya. So maraming salamat sa mga nakiniga. Si Miss Belen Malbas. Next is si Miss Janeline Reyes. Hello po, Miss Janeline Reyes. Next is si Miss Beng Kabatuan. Ito talaga eh. Ito yung nag-marathon. Miss Beng, thank you ah. Next is si Miss Emerald Ingrid Prince. Hello po, Miss Emerald Ingrid Prince. Kamusta ka? Ingat ka palagi. Next is si Tita Ana. Hello po, Tita Ana. Next is si Miss Merenol Gilhang. Hello po, Miss Merenol Gilhang. Ingat ka palagi dyan. Next is si Ma'am Tess Aguilar. Hello po, Ma'am Tess. Si Edija Solabo. Hello po, Ma'am Edija Solabo. Ingat ka din sa, ano, mag-ingat ka dyan sa Israel. Next is si, eto, wow, nag-comment siya ng ano ah, hindi pa habol. Hello, Miss Archangel. Kamusta ka? Ingat ka palagi dyan. Next is si Miss Melanie Clemente. Hello po, Miss Melanie. Kamusta? Ingat ka palagi dyan. Next is si Miss Liz. Hello po, Miss Liz. Oh, kagigising lang. Hello po, Miss Liz. Ingat ka po palagi, ha? Next is si Mrs. Nimisha Hakaba. Hello po. Ingat ka po palagi. Next sa ating shoutout ay si Miss Rowena Salinas. Hello po, Miss Rowena. Next is si Sir Vic ang pahina. Hello po, Sir Vic. Maraming salamat sa pagtambay. Si Miss Kai. Hello po, Miss Kai. Yan. Nakita ko ulit ng comment mo. Ingat ka palagi. Next is si Miss Nikki Clamar. Hello po, Miss Nikki Clamar. Maraming salamat sa iyong pakikiniga and sa pagtambay sa ating channel. Ingat dyan sa Abu Dhabi. Okay? Next is si Miss Susan Castro Josesco. Joseco pala, sorry. Miss Susan, hello po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtambay at pakikiniga. Thank you. Next is si Hurem Camacho. Pero ang ginamit niyang ano is si Estella Gasco. Hello po. Hello po, Estella Gasco or Hurem Camacho. Yan. Ingat ka po dyan sa Kuwait. Ingat ka po dyan and maraming salamat sa pagtambay ha. Next is si Miss Sandra Adeline. Hello po, Miss Sandra Adeline. Kamusta ka? Ingat. Next is si Miss Jeline Tamba. Tama po ba? Hello po, Miss Jeline Tamba. Maraming salamat po. So, ayun. Babating ko na rin sila, no? Sino ba? Si Miss Rhea. Yan. Parang di ko kasi nakita nag-comment. Hello po, Miss Rhea. Ingat ka dyan sa USA, okay? And parang yun lang yata yung shoutout ko. Guys, sa mga gustong ma-shoutout, mag-comment lang po kayo sa latest upload natin para doon ko makompile at mabasa lahat ng mga comments nyo. Doon kasi ako kumukuha ng mga ma-shoutout natin, okay? So, ayun guys, muli, advance Merry Christmas sa inyo, Happy Holiday, and papasko ko sa inyo ha, kahit yung ano na lang. Ay, meron nga palang Super Thanks button tayo dyan sa baba ng ating Super Thanks button. Kung gusto nyo akong papaskuhan, edi magbigay na lang kayo dun. Char. So maraming maraming salamat. Advance Merry Christmas sa inyo. And muli, ako si Sir Jax, ang inyong nag-iisang Midnight PJ. Maraming salamat po. Paalam.